Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang paggunita kay Santa Maria Goretti, dalaga at martir. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng kadalisayan. Ikaw ang nagmamahal sa wagas na kalinisan. Iginawad mo sa dalagang si Santa Maria Goretti ang karangalang maging martir. Loobin mong magkaroon ng katugunan ng kaniyang pagdalangin na kami maging matapat sa mga utos mo, pakundangan sa iyong pagkakaloob sa kanya ng putong ng kadalisayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yun, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriya. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang tatlong araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac
ang pansin ng Ama. Ama, ano yun anak? Tugong patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit, nasaan ang korderong iahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inhiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahangga ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Be'er Siba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mauhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, ang puon ang tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, siya ay mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod.
ang punang nag-iingat sa wala nang sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kukunang kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka. Tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kaniya ang ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kaniyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kaniyang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kung inyo pong masusundan ang Ebanghelyo sa araw-araw, bawat araw ay mayroong gustong ipahiwatig ang mabuting balita. Halimbawa po, katulad kahapon, kung saan napalayas ni Jesus ang inaalihan ng demonyo sa pagpapakita ng kaniyang kapangyarihan, ipinapaalala sa atin ng Diyos ng poong Jesus Nazareno ang kapangyarihan ng Diyos laban sa demonyo.
Nung isang araw naman ay ipinakita sa Ebanghelyo kung papaanong pinatigil ni Jesus ang alon habang sila ay nasa bangka. Pagpapakita na ang kapangyarihan ng puon, ang kapangyarihan niya ay walang makalalampas na kahit na ang kalikasan ay susunod sa kaniyang mga salita. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin kung papaanong mula sa isang bayan, si Jesus ay umuwi sa kaniyang sariling bayan, sa Nazaret. At doon ay hindi siya masyadong gumawa ng kababalaghan maliban sa Ebanghelyo ngayon na ating narinig. Isang may sakit, isang paralitiko na walang kakayahang gumalaw, kaya yung kaniyang mga kaibigan ang nagdala sa kaniya upang pagalingin. Ano ang ipinapakita ng Ebanghelyo? Na ang kapangyarihan ni Jesus, ang ating poong Nazareno, ay hindi lamang pagpapagaling ng katawan, kung hindi pagpapagaling ng kaluluwa. He is the healer of our body and healer of our soul. Kailangan ang dalawa ay magtugma upang makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ito po ang isang malaking katanungan. Ano ang dinadala natin sa Diyos? Ano ang inilalapit natin sa Kanya? Ano ang binubuhat natin sa Kanya? Tayo ba ay katulad ng kaibigan ng paralitiko na daladala mo ang bigat ng iba? O ikaw mismo yung paralitikong hindi makagalaw dahil punong-puno ng kasalanan? Ang kasalanan noong panahong iyon ay magkaugnay ang sakit at kasalanan. Kaya nagkakasakit dahil sa kasalanan. Kaya ipinakita ni Jesus na tumindig ka at maglakad. At kaniyang sinabing, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Ibig sabihin po, ang nagpapabigat sa tao upang siya ay tumindig at maglakad ay ang kaniyang kasalanan. Ang nagpapahirap sa kaniya upang magpatuloy sa buhay ay ang kaniyang kasalanang ayaw pang bitawan na nagpapabigat sa kaniyang paglakad. Kaya ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng biyaya na tanggalin ang kasalanang nagpapabigat upang tayo ay umusad, upang tayo ay makalakad ng payapa sa kaharian ng Diyos. Ang sakramento ng banal na kumpisal ay ibinibigay sa atin ng Diyos upang maibsan ang bigat ng dinadala at hindi tayo ma-paralyze ng paulit-ulit na kasalanan. Kailangan po nating magbawas. Dahil kung hindi natin ito gagawin, we will be paralyzed for the rest of our lives. Ipinapakita ng Ebanghelyo na kahit na ang pinakamabigat na kasalanan, sa pangalan at awa ng Poong Jesus Nazareno, ito ay maiibsan, ito ay mahuhugasan,
ito ay mababago. Titindig tayo at maglalakad dahil ang awa at patawad ng Diyos ang siyang nagiging enerhiya upang tayo'y magpatuloy sa mga hamon ng buhay. Huwag po nating pabigatin ang ating sariling paralitiko. Huwag nating pabigatin ang sarili nating buhay. Hayaan nating buhatin tayo ng Diyos at dalhin sa kaganapan ng ating pag-iral. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan naway, palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Yaong mga namayapa, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkasala sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan. Ngayong ginuguta namin ang dalagang si Santa Maria Goretti, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpaging dapat nawang kalugdad mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan ng aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pababagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos, ang ating Poong Jesus Nazareno, na nagpapagaling at nagpapatawad ng kasalanan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh,
mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Maria Goretti upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.